siguro ang pinakamabigat na ano niyan eh, would be, you know, a reprimand or pinakamabigat suspension, di ba? Because he's a member of the bench of the house. See? Naniniwala si Manila 6th District Representative Benny Abante na matinding babala o suspensyon bilang kongresista ang posibleng kaharaping parusa ni Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez kaugnay ito ng ethics complaint na inihain ni Tagum City Mayor Ray Uy laban sa Davao del Norte Congressman. Kabilang na dito ang umano'y paninirang puri sa mga kapwa opisyal ng pamahalaan sa Davao del Norte at ang seditious remarks nito, partikular na sa isang rally sa Tagum City, Davao del Norte, kung saan hinikayat ang Armed Forces of the Philippines na bawiin ang suporta kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil sa polisiya nito sa West Philippine Sea. Dumalo sa pagdinig ng House Committee on Ethics si Alvarez, gayon din ang complainant na si Tagum City Mayor Uy. Para sa alkalde, pagpapatalsik sa kamera ang dapat parusa kay Congressman. Kita mo, grabe, no? Pagpapatalsik sa kamera? By saying an opinion na to withdraw support kasi opinion naman niya ho yun eh. Hindi naman niya, wala naman sa kapangyarihan niya. Iba ko kasi inciting to sedition, merong ano yun eh, violence na kasama. Wala namang violence eh. Sabi nga niya, di ba, peacefully withdraw your support to the president. Alam mo, ang daming gumawa niyan eh. Noong mga panahon noon, eh, hindi naman nadadali. Na sinasabing, yan pa ba ang kagustuhan ng taong bayan? Di ba, remember, yung sa ating konstitusyon, the power of the every department or the authority emanates from the people. Ibig sabihin, ang sinasabi ni Alvarez noon, kayong mga AFP o kayong mga kasunduluhan, if you think na hindi na sinusunod ng administrasyon ito ang tama, in peaceful way, you withdraw your support. Kasi remember, merong konteksto yan. Abogado ito si Alvarez. Eh. Oh, alam niya ho eh. Eh, itong mga ginagawang panggigipit ng kamera, ito ano eh, ako naniniwala ako dito, pananako to ito eh. Pananako to ito sa ibang mga congressman na pag kayo lumaban, magsalita laban sa administrasyon na to, yari kayo. Ginawa nila yan kay Tebes, di ba? Ginawa, si Tebes din kasi. Si Tebes din kasi talaga, binuking niya yung mga sikreto eh, di ba, ng administrasyon na to. Kung sino yung smuggler, kung sino yung tawag dito, yung nagsusupply ng pulburon. Binuking niya eh, ang dami niyang binuking eh. Alam mo, sabi nga nung iba, eh, siguro kung hindi niya kinantil yun, baka pinabayaan na siya eh. Kaya lang talagang, ano siya, matapang din ito si Tebes talaga eh. Atapang atao eh. Talagang sinabi niya lahat eh. Oh, ito. Tingnan niyo ito. Hanapin niyo itong pangalan na ito. Ito yung mga provider. Eh, tandaan niyo. One of them siya noon. Hindi, totoo. Oh, ayan, binanggit niya si Bibot Nolan. Hindi, kasi hindi naman, ano, aminado naman siya eh. Oh, dati kong ganyan. Oh, kaya alam ko yan. Nandan ako sa alta sa syudad. Dati kong ganito. Alam ko kung sino yung nagbibit-bit dito. Oh. Oh, eh. Ah, ganun. Ethics ka. Sumayaw ka ng buduts. Ethics ka ngayon. Alam mo, sabi nitong isa ni, ano to? Si Bonbon. Nakakagalit na ang nangyayari dyan sa Pilipinas. Good luck na lang sa inyong mga duwag ng mga Pilipino takot sa politiko. Alam mo, ano talaga eh. Kasi kung iisipin mo, iba rin eh. Iba rin yung pakiramdam eh. Ako ah, let me share to you honestly with all of my heart. Marami kang puso. Oh, oo, marami. Sabi nga nung kanta, sana dalawa ang puto. Hindi, alam mo, ako honestly, sabi ko nga,
yung mga ginagawang bang ng administrasyon na to. Ano ka? Marami pa akong kwentong hindi ko man nakikikwento sa inyo. Maraming panggigipit na ginagawa sa akin na itinatago ko lang. Hindi ko sinasabi, maraming banta na although nire-report ko ito sa kapulisan. Ha? Baka akala ninyo. Marami yan. Maraming message sa akin. Naku ano-ano. Masus. Sabi ko sa inyo, kung kayo yung nasa kalalagayan ko, talagang ano eh, hindi kakayanin. Eh, oh, honest ha. Yun ang masasabi ko. Hindi kakayanin. Buti na lang din talaga. Mabait ang Panginoon eh. Alam mo yun. Minsan talaga mapapaisip ka na lang, Lord eh. Anyway, lahat naman tayo mamamatay. Harap naman talaga kami sa'yo. At least ka, sabi ko nga, at least ako, wala akong iiwan. Wala akong iiwang anak, wala akong iiwang asawa. So, okay lang. Dito to, minsan mapapaano ka eh. Pero, may isipin mo ha, hindi ka madadala sa takot. Merong gagawin sa security mo. Hindi ko na lang, I will not elaborate, pero maniwala kayo sa akin. Kung kayo'y nasa kalalagayan ko, mapapraning ka. Oh. Tapos, eh, meron pang ganyan. Demanda. Talagang i-istorbohin ka. Oh, para hindi ka makapag-live. Demanda ka. Di ba? Eh, kahit nga ho yung, ano eh, yung si Libayan. Oh. Oh, shout out kay Libayan. Hindi kasi nakita ko, napanood ko yung, yung video niya na sinasabi niyang it will not prosper ata yung demanda because kinote ko lang naman yung si Roque. Tapos galing pa sa TV5 or something like that, di ba? Ganyan-ganyan. Alam mo, tama eh. Mabuti naman, ganun ang komento niya. Pero sabi ko nga eh, bakit ginawa yun? It's really ano eh, panggigipit eh. Kasi even if ako I'm not worried about to sa demanda. Pero subconsciously, nandun yung sa likod mo, nako. Ayaw mo na madagdagan. Kasi siyempre, istorbo nga naman sa buhay. May mga ganun-ganun eh. May mga ganung pananakot, di ba? Matindi. Tapos SM na eh. Talagang bakit? Tapos bakit nire-report yung mga channel? Para talagang mawalan ka ng resources. Ang purpose naman dyan, hindi naman po yan para lang, para hindi ka na lumabas. Alam naman nila eh. Alam ho nung kung sino man ang gumagawa niyan, alam ho nila na makakabalik at makakabalik kami. Diba? Hindi naman pwede nilang i-block kami totally doon sa social media. Pero alam nila na malaki ang makakaltas sa aming financial support from the established channel. Alam nila yun. Kaya nila ginagawa yan. Eh kasi nga, that's what they want. Pressure from different sides. From the security, financial, lahat. Gusto nila ma-pressure ka. So that, medyo madidiskaril yung paglalive mo o pagsasalita mo. Ganyan ang gusto nila mangyari. Pero pasensya na ho kayo. Hindi ko ho pinangarap. Tandaan nyo ito ha. Hindi ko ho pinangarap maging vlogger. Hindi ko ho pinangarap yan. Hindi ko ho pinangarap ang humarap sa ano sa taong bayan. Dahil ako ho, kahit itanong nyo sa sino man, wala ho ako dyan sa yung pasikat, content, maging vlog. I abhor, maniwala kayo sa akin kasi sanay na ako dyan sa buhay nila Mocha tsaka ng Mocha Girls noon eh. Hindi ho masaya yung nare-recognize ka sa labas. Hindi ho masaya yung humaharap ka sa tao. Hindi masaya yun. Mas masarap ang private life. Sabi ko nga sa inyo, namimiss ko yung nakakapaglakad lang ako papuntang BGC. Namimiss ko yung nakakapag-scooter lang ako, nakakapag-kape lang ako, yung ganung buhay, yung relax lang. Maniwala kayo sa akin. Ang sarap nung ganung buhay. Eh ngayon hindi, pressured ka from a different angle. Kaya lang, eto mga kababayan, ha, makinig kayo dito. Sabi ko nga, kung yung mga katulad ko susuko o sasabihin, ayun na natin. O, nakakapag-jogging ka pa, o nga, para mo naman sinasabing tumataba ako. Hindi totoo, ha? Isipin mo to. Kung ako nga, sabi ko, pwede naman, tigil na lang ako dito. Anyway, buhay naman ako sa pagtatrabaho ko bilang manager ng Mocha Girls. Buhay naman ako. Wala pa akong problema nun. As in, ang problema ko lang, ito mga Mocha Girls, eh ngayon, nadagdagan pa. Pwedeng ganun na lang eh. Kaya lang, ano talaga eh. Diba sabi nga eh, merong mga pagkakataon na ikaw ay mapupunta sa isang lugar
sa isang lugar ng buhay mo na hindi mo ginusto pero wala kang choice because it is part of your purpose, ika nga, 'di ba? 'Yun 'yung totoo, 'di ba? Eh kaya tuloy-tuloy lang tayo. Eh wag ho tayong papatinag lalo na 'yun sa mga vlogger diyan na iba kasi nakakapraning 'yan, ha, 'yung ginawa sa SMNI. Ang ginawa po kasi sa SMNI, hindi ho tinarget yung YouTube. Google mismo. Yung Google mismo ang tinarget. Nawalan sila ng control sa lahat ng email na nagko-control nung YouTube. So, kasi kung YouTube lang ang nawala, pwede kang mag-email sa YouTube eh. Sabihin mo, I think you made a mistake by removing us, ganito, ganito, di ba? Hindi eh. Nawalan ka ng access mismo dun sa email mo. Ibig sabihin nun, hindi mo masusulatan yung YouTube o yung Google kasi gugawa ka ng bagong email. Tapos susulatan mo sila. You have to prove pa. Diba? Everything, mahihirapan ka pa talaga. Ganun kahirap yung ginawa nila. Ibang hacking po yung ginawa ho nila dito sa SMNI. At sabay, tinanong ko nga, actually, pwede ko ba sabihin to? Dali, sabi kasi nila wag munang masyadong details eh. O basta may nagme-message sa akin, no, taga SMNI. Sabi ko, hindi kaya inside job yan? Kasi may mga naririnig ako, sabi, baka naman inside job yan. Eh, sabing ganun, di ba? Yung kausap ko, na isa sa mga executive dun, sabi ko, hindi kaya merong kayong bibwit dyan? May inside job dyan? Tinanong ko yun, ha? Ito sabi niya, hindi, bakit? Ako lang may control ng email, eh. Ako lang eh. Wala na may alam eh. Gusto ko sanang tanongin eh. Baka naman nanonood ka ng mga blurred. Hindi, totoo po ah. So ibig sabihin, talagang hinak po. Ewan ko kung hinak yun o nireport talaga. May nagsabi sa akin eh. Kaya importante ang website. Kasi ang website, medyo sa'yo yun eh. Para kang hindi ka nagre-renta. Kasi et yung mga channel, para kang nagrerenta ng boutique doon sa mall, which is yung mall yung YouTube. Tapos ipapasok mo yung produkto mo, rerenta ka sa mall, di ba? Iba yung may sarili kang website. Oo, two-step authentication ako. Hindi ko nga mabuksan yung YouTube ko sa iba kong mga gadget, sa isang gadget ko lang eh. At yung gadget na yan, hindi ko talaga ibebenta yan. Akin lang talaga yan. Kaya nga tingnan natin kung anong mangyayari. Tuloy pa natin. Marami to. Marami siyang pinagsasabi na to me, I'm becoming a public official. Tayong mga public official should have that high respect. Even to those barangay kagawad. Those purok officials. Hindi yung tumatago tayo sa freedom of speech. Para naman kay Representative Abante na matindi ang ginawa ni Alvarez na paghikayat sa hukbong sandatahan ng Pilipinas na alisin ang suporta sa pamahalaan. Ganito rin ang paniniwala ni Lanao del Sur 1st District Representative Sia Alonto Adyong. There's nothing wrong in actually going against government policies. Pero yung tinatawag nating withdrawing support from the administration. I would even think that would be for a public servant to say that. Sa akin, that will even, go to the borders of unconstitutionality. Diba? So talagang mabigat tong usapin na ito. Kaya it's a wake up call to all of us na tama siya, wake up call to. Nadula si kuya. Sabi niya, it's a wake up call to all of us na huwag kang kukontra. You are entitled naman to say your piece on certain matters, but to publicly provoke a certain institution to withdraw its support from a democratically elected administration, halimbawa government,
That is something that borders legal concerns. Umaasa naman ang Makabayan Block lawmaker, Kabataan Partylist Representative Raul Manuel, na nakabatay sa panuntunan ng House of Representatives ang magiging desisyon ng House panel. Kung ano man yung magiging desisyon, nakabatay dun sa din. Wow! Nagpaano pa talaga siya? Talagang nagpabigoti ka pa ha, para talagang maging matikas. Huy! Mag-TikTok ka na lang! Huwag mo ikahiya yan, ilabas mo yan! Kaya nahihiya mo? Magagalit sa'yo yung mga sisters mo. Hindi. Oo. Ikaw naman, huwag ka naman ganun. Amoy na amoy ka ng mga huwag kang Alata naman eh. Ba't kaya may bigote ito? Alam mo, tanggalin mo yung bigote mo. Para kasi Hitler niyan. Sa bagay. Ang mga current na rules ng house. Sabi nito isa, ipakita mo. Ipakita mo. Ipakita mo. At nakabatay talaga yun sa bigat din, no? Kung meron ngang nagawang pagkakamali. Sa ilalim ng panuntunan ng House of Representatives, posibleng humarap sa pagpapaalaala o matinding babala, 60 araw ng suspensyon o kaya'y pagpapatalsik sa kamara ang sinumang miyembrong mahatulang guilty sa paglabag sa Code of Conduct at Disorderly Behavior. Rosa Licoz, UNTV. Grabe, no? Lupit, ha? Talagang sunod-sunod, eh, no? Ayan talaga. Tama naman siya, eh. Paalala. Paalala ito sa lahat. Na wag! Wag na lang kaya. Wag. Paalala talaga ito sa mga kababayan nating congressman. Huwag niyong tangkaing kumontra or else you're out. Ha? Out ka sa bahay ni kuya.